Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po muli si Ptr Lando. Bumabati sa diyan sa bawat tahanan ng isang magandang umaga. Salamat po sa panibagong araw po muli, sa panibagong linggo na ibigay sa atin ng Panginoon. Pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, salamat po sa inyo. At patuloy lang po tayong takilikin natin lalo na yung mga salita ng Diyos. Minsan bababad tayo sa ibang mga pangapanoorin sa mga YouTube. Ito po ay isang mahalagang bagay para makakapulutan natin na aral sa buhay natin. Salamat po sa ating po mga kapatiran, lalo na sa BHM family. Salamat po sa inyo. Salamat po sa suporta ng inyo pong mga sa inyo pong panunood at pakikinig. Paalala lang po sa lahat po ng ating pong BHM family, like po ninyo ating pong live stream at patuloy natin i-share sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga group chat po natin para patuloy na mapakinggan no, ng lahat po ng ating pong mga pamilya. Salamat po. Siyempre, labati ko rin po yung mga taga Bulacan, ating pong head pastor dyan, Pastor Joey at Pastora Maylin. Sa lahat po ng mga kapastoran, siyempre, ang ating pong baka pakantaan po natin, no? Pastor Jeff Ginanda, si Pastor Rigi, Siren, si Pastor Ricky, Pastor Lynn, mabuhay po kayo. Salamat po sa inyong mga panunood at patuloy na pakikinig. Katulad po nung dati, encourage ko pa rin po lahat ng mga manggagawa na patuloy lang tayong gamitin ng Panginoon. Patuloy tayong magpagamit sa Diyos yung buhay natin sa iba't ibang aspeto. Patuloy na ipapaabot natin sa mga tao yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Balikan ko lang po, tuloy po tayo sa ating pag-uusapan, pero gusto ko lang pong balikan nung nakaraang linggo. Alam po, napakaganda po nung usapan natin kasi yan po ay ang pagkabuhay na mamuli. Tinalakay po natin doon yung pong kahalagahan at dapat maunawaan natin at maintindihan natin ano ba yung kahulugan. Una, siyempre yung pagkapako ni Kristo sa cross at yung kanyang muling pagkabuhay. Naunawaan natin na si Kristo, ating Panginoong Hesus, siya nagkatawang tao na pako sa cross para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Linisin tayo, palayain tayo, at paisama tayo doon sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga po dyan, ating po tinalakay, yun po yung buhay ni Apostol Pablo. Apostol Pablo po, yung naunawaan niya po yung kanyang pong kalagayan, bilang isang tagasunod din ng makatotsa ni Moises. Nung namulat po siya, nung kasi po talaga yung naunawaan niya yung pagkapako ni Kristo sa cross, muli pagkabuhay, nabago po ang kanyang mga pananaw sa buhay. Nabago rin po ang kanyang po mga priority sa kanyang pong buhay. Maging yung kanyang mga pangarap. Kaya nga po, sabi nga po doon, ang lahat ng bagay sa kasanlibutan, para po sa kanya, lahat po yun ay walang kabuluhan. Para po sa kanya yun. Kaya nga po, sabi ko nga po nung nakaraan linggo, sabi ko nga po, sana ganoon din po yung maging pananaw natin. Pwede rin po tayong maisip natin at na totoo ng lahat ng bagay sa sanlibutan ay pwede natin sabihin walang kabuluhan. Sapagkat yung mga bagay na yan ay pansamantala lang. Ibig sabihin po doon, si Apostol Pablo, maging yung pangunawa ng karamihan, katulad ko, na ang dapat nating pahalagahan yung mga bagay na hindi po, mga bagay na panghabang po panahon, mga bagay na kung saan ay makakasama natin. Sabi pa nga po ng ibang mga talata sa Biblia, mag-imbak tayo ng kayamanan na hindi nabubulok, na hindi nasisira, kayamanan ng mga panglangit. Yan po. Kaya ngayon po, ito po, panibagong linggo na naman ulit. Salamat po. Bagaman, ganun pa rin po, kalagayan natin.
hindi pa rin po tayo nagsasama-sama physically. Pero dapat yung ating pong spiritual na espiritu, hindi po nawawala iyon. Ito po yung mga panahon na ito na dapat, katulad sasabi ko dati, ito po yung preparasyon natin para po pagkatapos po ang lockdown na ito, ang enhanced community quarantine, ay talagang mainit tayo, talagang gagamitin ng Diyos sa ating buhay. Okay po. Yan po, alam niyo po ba ang ating Panginoong Isos, yung kanyang po paanyaya sa atin ay isang panghabang buhay na relasyon. Panghabang buhay na paglilingkod. Yan po yung kanyang paanyaya sa atin. Alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon talaga, magkaroon tayo ng isang malalim na relasyon sa Kanya. At ito ho talaga ang kailangan natin. Alam niyo po pa, pag sinabi yung relasyon sa Diyos, mahabang ho talakayin yan. Pero dapat makita po natin, pag sinabi yung relasyon, ito ho yung sinasabi ng kailangan ho talaga, meron ho tayong commitment. Meron ho tayo dapat mga pangako o mga promises na dapat kailangan natin gawin. Pag sinabi hong commitment, nakapaloob po dyan yung responsibilidad, yung ating po mga responsibility po natin. Napakarami hong mga mananampalataya ay dumadalo lang sila, hanggang dalo lang, pero pagdating sa mga commitment, ayaw na po nila. Alam niyo po ba ang ating pong, ang pagtanggap niyo po sa ating pong Panginoong Hesus, pag sinabi yung relasyon, yan po ay isang desisyon. Dapat na desisyon po na dapat po natin pinapasok. Katulad ng pag-aasawa. Pagka nag-asawa po tayo, ang ibig sabihin po niyan ay isang desisyon na pinapasok po natin. Pag nag-asawa po tayo, nakapaloob po doon yung isang commitment na dapat natin maunawaan. Ganun po sa ating pong Panginoong Hesus. Ganun po sa Diyos. Kaya nga lang po, ang nakakalungkot lang sa napakaraming tao, pagdating mo sa Panginoon, pagdating sa ating pong relasyon sa Diyos, atin lang ito parang iyang tulad ito sa mga bagay lang sa sanlibutan. Mga bagay lang na nakakasama sa pang-araw-araw na buhay. Ang relasyon na kapatid, na kaibigan, dapat maunawaan natin. Pag sa Diyos, no, nakangailangan nun, naghahanap po ang Diyos ng commitment natin. Alam niyo po ba, kahit sa atin pong lugar sa mundo natin, pag sumama ka ho sa isang kilusan, pag sumama ka sa isang kilusan, hindi po pwedeng wala kang gagawin. Sabihin nun, adidesisyon ka na mag-member ka sa isang kilusan o isang samahan o isang mga organisasyon, mayroon mo talaga dapat tayong gagawin. Sabihin po nun, ngayon po umagang ito, tatalakayin po natin yung salitang commitment. Okay. Salitang commitment. Sabi, pag sinabing commitment, papasok po tayo doon sa sinasabing meron po tayong dapat mga sinumpaang pangako. Yan. Mga sinumpaang pangako. Pag sinabi yung commitment, ang nakapaloob po doon, katulad sa sasabi ko kanina, yung mga responsibilidad. Yon. Papasok po tayo dyan. So, bago po natin talakayin yon, gusto po natin munang basahin yung isang passage sa Biblia. Doon po nakalagay sa aklat ng Lucas, 14, mga talatang 25 hanggang 33. Siguro, pakinggan muna natin at basahin po. Mayroon po tayong tagabasa dito sa ating pong church. Pakinggan po natin. Ito po yung ating kapatid. Lucas chapter 14 verse 25 to 33. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano? At kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng nakakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari
na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Okay. Pansinin po natin, mga kapatid. Unang-una, yung mga talatang 25, ano po yung sabi niya doon? Pwede pa ulit pakibasa ulit, kapatid, yung 25. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Pansin muna natin, kasi ito tayo magbubukas po ng ating pong tatalakayin. Kasi alin niyo po ba ng mga panahon na nangangaral ng ating Panginoon Jesus, napakaraming tao na sumasama sa kanya. Alin niyo po ba ng panahon na yon, nung sumisikat ang ating Panginoon Jesus, siya po ay nagpapagaling ng sari-saring mga sakit. Nagpapakain siya ng libu-libong tao. Alin niyo po, napakaraming mga taong sunod ng sunod sa kanya. At napakaraming saan siyang sulok na mga lugar o cities o mga barangay, sitio, nandoon po yung napakaraming tao. Kaya nga po sinabi niya po doon na napakalino yung sinasabi doon. Yung sa mga talatang 26, sabi doon, hindi maaari maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ating Panginoong Jesus, napansin niyo, grabe ang tagasunod niya. Kaya nga parang sinasabi ng Panginoong Jesus, gusto niyang malaman sino ba talaga yung mga totoong sumusunod sa kanya. Sino ba talaga yung mga totoong sumusunod sa kanyang kalooban? Sino ba talaga ang mga taong kumikilala sa kanya? Alin niyo po ba yung mga panahon na yun, napakaraming taong sumusunod dahil nga sila ay napapagaling. Dahil sila ay pinagpapala ng ating Panginoon. Dahil sila ay napapakain. Maaaring karamihan sa atin sa kasalukuyan, kaya tayo tumatawag sa Diyos dahil may mga nakukuha tayo. Mayroon mga benepisyo ang ating mga natatanggap tayo. Pero sa kalagayan ito, sinigurado ng ating Panginoong Diyos, sinasabi niya, hindi maaari mag-alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, anak, o mga kapatid. Kahit sa sarili niyang buhay, nang higit sa akin. Grabe po yung kanya pong sinasabi sa mga tao. Sinasabi niya, yung totoong mga Kristiyano, yung totoong mga sumusunod sa akin, ito dapat yung buhay niya. Number one po, dapat malaman natin. Makita natin, ano ba yung kalagayan mo ngayon? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Ano ba yung pagsunod mo sa Panginoon Jesus? Yung ating pagsunod sa Diyos. Number one po, dapat makita natin, commitment to put God first. Sabihin po noon, dapat makita natin ang Diyos lagi ang una. Katulad na sinasabi ko noong nakaraan. Ang Diyos lagi ang priority ng buhay natin. Nagre-redundant lang po tayo. Gusto ko lang po ipaunawa sa inyo na itong mga talatang ito rin po yung tinutukoy ng ating pong Panginoong Jesus. Kasi napakarami pong taong sumusunod sa Kanya. Sa kalagayan natin ngayon, sa ating kalagayan ngayon, dahil sa crisis ngayon ng ating pong bansa, ating pong mundo, nalaman po natin, kaya nga po nung makanakaraan po, tinalakay ko, sabi ko nga po doon, noong pong nagsimula po ang quarantine, nagsimula po ang crisis, isa po sa napansin ko, na lahat po ng tao natutong lumapit sa Diyos, natutong sumunod sa Diyos. Kaya nga lang po, sabi dyan ng ating Panginoong Jesus, ang hindi maaari maging alagad ko, ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, mga kapatid, o anak, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin, ito yung
ipinupunto natin Panginoon Jesus. Sabi niya dito, dapat kailangan makita natin, ako ba talaga yung una sa buhay mo? Kasi noong mga panahon na yun, ang mga tao sumusunod sa kanya dahil napapagaling sila, napapakain sila. Pero makita natin, pagkatapos ba nito, alam niya mong ginawa sa kanila ng mga taong yan, ipinapako siya sa krus. So makita natin, ilan lang yung kanyang mga tagasunod. Ilan lang. Pero napakaraming taong kumikilala sa Diyos, kumikilala sa kanya. Subalit, makita natin yung buhay, hindi siya yung una. Hindi siya yung priority sa kanyang buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat na nanonood ngayon, sa lahat na nakikinig ng live streaming na ito, dapat natin maintindihan, maunawaan natin ng ating pagkilala sa Diyos, yung ating relasyon sa Panginoon, dapat mayroon tayong commitment. Ipangako natin sa Diyos, Lord, ikaw lang talaga yung number one sa buhay ko. Lahat ng gawain dapat ikaw lang lagi, sa iyo lang lagi. Pagising ng umaga, ikaw lagi nalapitan ko. Hindi ako, napakarami tayo mga alalahanin sa buhay. Dapat commitment to put God first. Dapat siya talaga lagi ang una sa buhay natin. Nakaranas ka na ba kapatid na bawat umaalis ka, siya lang ang iniisip mo? Alam niyo, utos ng Panginoon, imahalin siya ng buong puso. Mahalin siya ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Yun po yung utos ng Panginoon. Na sinasabi dito, dapat ako lang. Sino ba ito nagmamahal sa Diyos? Pag tinanong natin yung mga tao, pag tinanong namin kayo, pag tinanong kita ngayon, kung mahal mo ang Diyos, maaari sabihin mo, yes, I love God. Mahal ko yung Diyos. Pero dito natin mapapatunayan ngayon kung totoo mong mahal ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, dapat nangangako ka, yung sinong paanong pangako sa Diyos, dapat siya una sa buhay mo. Dapat siya lagi yung number one sa buhay natin. Hindi kung ano yung mga bagay na nauuna, bago siya. Priority. Balik ko lang yung nakaraan. Gusto natin suntin itong mga mensahe na ito na dapat maunawaan natin. Baka mga kapatid, mga kaibigan, kung ngayon, lagi tayo nananalangin, nasamahan tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa mga sakit na COVID-19 na ito, baka pagkatapos po ng quarantine na ito, hindi na tayo makaalala sa Diyos. Baka hindi na siya yung una ng buhay natin. Maaari ngayon, siya po yung number one. Like yung lumuluhod sa kanya, like yung nagbabasa ng Biblia, lagi mo siyang iniisip sa tamang punta dahil takot ka. Takot tayo. Dahil gusto mo laging cover ka ng Diyos at ingatan ka sa lahat ng pupuntahan mo at mamamaligi ka. Kapatid, pagkatapos kaya nito, na naniniwala ako pagkatapos, tatapos talaga itong quarantine nito. Naniniwala ako pagkatapos yung laban natin sa COVID-19 na ito. Katapos kaya nito, yung Diyos ba ang number one sa buhay natin? Number one, tinakan na kita natin, pangako natin sa Diyos, siya lang yung number one sa buhay natin. Okay. Number two, basahin po muna natin, mga kapatid, yung talata ng 27. Ang ayaw magpasan ng sariling niyang krus at hindi, o ang ayaw magpasan ng sariling niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Number two, pangalawa, na dapat maintindihan natin, maunawaan natin, at i-commitment to the cross. Okay. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Lagi nito sinasabi yung katunayan o katibayan ng pagiging isang mananampalataya, na pagiging isang Kristiyano, na dapat makita natin yung commitment natin. Meron tayong commitment sa ating pagkipagrelasyon sa Diyos. Ano yun? Pasanin mo yung iyong sariling cross.
Pag sinabi kasing cross, napakaraming mga taong hindi makaunawa dito. Kaya nga po, marami karamihan dyan. Abuti na nga lang po, tapos na po yung ating pong mahal na araw o Holy Week ngayon. Siguro kung walang quarantine ngayon, kung walang quarantine, maaaring mayroon mga literal nagpapasa ng cross. Mayroon mga literal din talaga nagpapasan. Alam niyo po, kapatid, maaaring hindi po natin nauunawaan yung cross na sinasabi po natin Panginoon siya. Maaaring nakita natin doon sa kanyang ginawa na nagpasan siya ng cross. Pero hindi po ito yung sinasabi natin po Panginoon siya. Kaya nga sabi niyan, sabi nga dyan eh, ang ayaw magpasan ang sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi maaaring tagasunod ni Kristo. Hindi maaaring sabihin niyang may relationship sa Diyos. O hindi maaaring tumanan ng palataya sa ni Kristo kung hindi niya papasarin ang sarili niyang cross. Cross, kapatid, kailangan natin maintindihan. Maraming nagpapatataw ng cross sa mga balikat o sa mga braso. Sa likod, ang lalaking cross, pinapatato. Nagagawa tayo ng mga cross sa mga quintas o mga borloloy o t-shirt cross. Alin niyo po ba ang cross, kapatid? Ang totoo, yung cross po, yan yung po yung ministry. Yung cross po natin, yun po yung ministry. Yung cross po natin, Panginoon, hindi lang yung cross, kundi yung tinupad niya. Yung kanyang ministeryo na kanyang ginampanan dito sa lupa. Tayo, mayroon tayo kanya-kanya mga ministry. Tayo na mga sumusunod sa ating pong Panginoong Hesus. Dapat makita natin yung mga nangako, yung mga nag-promise ng siya ay tutugtog panghabang buhay. Siya ay aaawit ng panghabang buhay. Siya ay magbabahagi ng salita ng Diyos panghabang buhay. Ito yung ministry natin. Kung may asawa ka, pinakasalan mo yung asawa mo, ministry mo yan. Kaya yung iba, yung cross niya, yung kanyang asawa. Dapat natin maintindihan, yung ministry, yung cross natin, yung pagsunod natin ng totoo sa Diyos, mga pangako na dapat ating gampanan, yung po ministry, yung po yung cross natin. Ang tanong, kapatid, kaibigan, may cross ka bang pinapasan? So kung wala ka pang cross, yung sabihin ng nun, hindi ka pa totoong alagad ni Kristo. Hindi ka pa totoong mananampalataya o hindi ka pa totoong tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Malinaw po dyan, mga binabanggit na sinasabi, ito po yung mga palatandaan ng mga taong tagasunod ni Kristo. Nangangako, nagpa-promise, sinumpaan nangako, nakikita, ito yung ginagawa. May commitment talaga sa Panginoon. May commitment sa mga ministry. Kung sinasabi mong ikaw ay nag-handle ngayon ng mga small group, life group man yan, care group man yan, o cell group man yan, big group man yan, anong klaseng group man yan, ipagpara sa Panginoon yan, dapat yan yung ministry. Yan yung cross na dapat ginagampanan mo, dapat nagpa-promise ka dyan, at dapat nagkukubit ka talaga yan panghabang buhay. Kung naiintindihan natin. Matindi po yung sasabihin Panginoon dyan. Napakalilinaw po. Ito po pangatlo. Number 3. Basahin po muna natin yung mga talata ng 28 hanggang 29. Paibasa po kapatid. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak o nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya upo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutsain lamang ng lahat na makakita niyon. Yon. Number 3, a commitment to finish what we have started. Okay. A commitment to finish what we have started. Sabihin, makita natin dyan, ay sabihin, yung commitment mo na dapat mag-impisa ka sa simula, yung mga nagpapasimula, hindi pwedeng tigil. Dapat, ibig sabihin yan, dapat hanggang sa dulo. Pag nagpasimula ka, dapat tapos.
dapat hanggang nasa buhay natin. Sabi diyan, alam niyo, ginamit diyan ng ating Panginoong Jesus na kanya pong illustration diyan, kaya talinghaga, ginamit niya yung pagtatayo ng isang building, tore. Sabi niya, di ba pagka ikaw ay may-ari o engineer ka ngayon, o ikaw ay may-ari ng lote, di ba aalamin mo muna, tatanungin muna kung aabot ba yung financial aspect mo, yung pera mo, baka mamaya pundasyon lang hindi matapos, sabihin nun, kailangan ang ipinapawa sa atin ito ng Panginoon, sabihin nun, dapat kung nagpapasimula ka, dapat tatapusin mo. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami po ang mga gumagawa sa mga simula lang. Marami nangako na sila ay maglilingkod sa Diyos, balit nawawala na. Hindi na nagpapatuloy. Marami ang gustong pakasalan ng isang babae. Pag nabuntis na, ayawan na. Maaari nagsama pinakasalan, pero pagdating sa panghanap buhay, pag sinabi na nga po na magsasama sa hirap at ginhawa, pero pagdating sa ginhawa lang, sa hirap, mag-isa ka na. Dapat kailangan magsama ng tuloy ang sinimulan hanggang sa dulo. Minsan, ang ating relasyon sa Diyos, itinutulad natin sa ating relasyon sa mga bagay sa mundong ito. Na pagka ayaw mo na sa isang tao, sa loob ng simbahan, umaalis ka na. Pag nakita kami nagkamali doon, asabihin mo, ayoko na. Nasaan na yung ating nasimulan? Nangako tayo sa Diyos na pag sisimula tayo, gagamitin ang buhay ko para dyan, nawawala tayo. Kailangan tinan natin. Alam niyo po ba, napansin ko, sa tagal, ilang taon na rin po akong mananampalataya. 2001 po ako nakakilala sa Diyos. 2014 po ako tinawag na maging pastor. Napansin ko po, napakarami pong nagpabautismo, nagpabaptize, mga nangako sa Diyos sa simula lang. Pero ngayon, nasaan sila? Sila ay sumakabilang barangay, sumakabilang simbahan, okay sana at mapatuloy. Pero makita natin, ano yung napasimulan nila? Hindi ho tinapos. Sila ay sumakabilang, hindi ko alam. Pero dapat po maintindihan ng kapatid, yung pong illustration ng ating Panginoon Jesus dito, sinasabi niya na dapat pag nagsimula tayo, dapat alam natin, kaya natin ipagpatuloy. Ang daming mga taong kumikilala sa Diyos, pero pagdating sa mga trials sa buhay, mga problems sa buhay, mga kinakaharap natin sa pang-araw na buhay natin, tingin sa kahirapan, umaatras na. Meron mga nag-church, mga nagsisimba lang. Pero pag sinabing, kapatid, pwede ba, ikaw yung ganito, ikaw yung ganit-ganyan, ay, ayoko muna. Dito natin nalalaman, dito natin nababatid, mga kapatid, mga kaibigan, totoo ka ba? Totoo ka bang mayroon relasyon sa Diyos? Tunay ka bang alagad ni Kristo? Pagkat itong mga palatandaan, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa napakaraming tao, ayaw niya, sabi niya, kung nagmamahal sa ama, inaanak, nahigit sa kanya kay sariling buhay, nahigit sa akin, ay hindi magiging alagad ko. So napakalinaw po, kaya nga po dito dapat nakikita natin, lahat po ng pinasimulan natin dapat handa tayong tapusin. Handa natin tapusin hanggang sa abutan tayo ng Panginoon o hanggang sa abutan tayo ng ating huling hininga. Kapatid, kaya mo ba?
napatunayan sa Diyos. Yung commitment mo sa Panginoon, kailangan mo gawin. Marami na nga po sa mga simbahan. Pastor, ako nang bahala dyan. Ako nang bahala sa ganito. 10 hollow block ako. 5 yero ako. Ako nang bahala sa electric fan. Nasaan sila ngayon? Missing in action. Hanggang sa pasimula lang. Pero mga kapatid, dapat makita natin, sabi ng Panginoon, totoo ka ba talagang tagasunod? Kabait tunay ng alagad, dapat makikita natin, hindi ka natitigating sa lahat, sa anuman mga sitwasyon sa buhay. Dapat nagpapatuloy ka, hindi ka tumitigil. Amen. Ito po, panghuli. Basahin po muna natin yung talata ng 31 hanggang 32. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Yon. Ginamit na naman natin pa dito yung illustration patungkol sa isang hari na gustong sumagupa sa ilan libong kawal, samantalang yung kanya ay ilang kawal yon. Sabi dito, o sinong hari ang nakipagdigma sa kapwa-hari ang hindi niya di siya uupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya sa sagupa sa kalabang 20,000 kawal. Sabi doon sa talatang 32, at ang hindi, pag hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga katiwala, tama? Kinatawan upang makipagkasundo. Sabi ni Panginoon niya, para sinasabi ganito, kung alam mong hindi mo kaya, 10,000 lang ang kawal mo, samantalang yung kalaban ay doble, 20,000. Diba dapat sasabihin mo, ay pagkasundo ka na lang, kaysa yung lalaban ka, mauubos lang kayo. Ano ba yung sabihin dito? Number 4. A commitment to fully surrender to God. Fully surrender to God. A commitment to fully surrender to God. Dapat makita natin mga kapatid dito. Nakaranas na tayong mamuhay sa kasalanan. Kung sino man ngayon ang namumuhay sa pagkakasala, huwag tayong lumaban. Matatalo rin tayo. Dapat ngayon pa lang isurrender na natin yan sa Diyos. Isuko na natin ano man yung mayroon tayo, ano man yung kakayahan natin, ano man yung kainaan natin, Lord, I surrender yun. Ito buhay ko. Sa iyo ito. Magpapatalo ako sa iyo. Alin niyo po ba, madalas ko narinig ito. Kahit man ako, ilang bihis ko na rin po ito tinalakay sa iba't ibang panahon. Pag sinabi hong surrender, pag sinabi hong suko sa mundo natin, kahiya-hiya. Pag sinabi mo sa kalaban mo sa mundo ito, surrender ako, nakakahiya yon. Pride ho ang kalaban natin doon. Parang sinasabi mong wala ka palang kwintang tao. Para bang sumusuko ka pala sa laban. Pero pagdating sa Diyos, pag sinabi yung surrender, tayo ho ang panalo noon. Tayo ho ang tagumpay noon. Pag isurrender natin yung ating buhay sa Diyos at nangako tayo sa Panginoon na sa sunod buhay natin, doon pa lang magsisimula yung tagumpay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Nakita natin, noong pinako si Kristo sa cross at nung hinuli pa lang siya,
kahit yung mga alagad niya natakbuhan, yan po ay naisulat na. Mangyayari talaga yung mga yan. Kahit si Pedro, tatlong bihis, niya kinatuwa ang kanya pong ang Panginoong Isos. Pero nanumbalik siya doon. Totally surrender siya sa Panginoon. At dapat makita natin, mga kaibigan, mga kapatid, ikaw man ngayon, na nanonood ngayon, nakikinig ngayon ng live streaming na ito. Kumusta yung buhay mo? Yung buhay mo pagsunod sa Diyos? Yung commitment mo sa Panginoon? Yung relasyon mo sa Kanya? Inuuna mo ba yung Diyos sa buhay mo? Pangalawa, pasan-pasan mo ba yung sarili mong cross? Ginagampanan mo ba yung ministry na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Number 3, nangako ka ba na pagsinimulan mo, tatapusin mo? Lahat na ng mga promise mo ngayon sa Panginoon, yung sinasabi mo sa Diyos, gagawin mo ba yun? O kakalimutan mo na lang? Apat, ito na yun. Kailangan mo lang ibigay sa Diyos, isurrender sa Diyos yung buhay mo. Yung tagumpay, yung pagpapala, yung mga biyaya ng Panginoon, darating sa atin. Ano man yung mayroon ka ngayon, may hawak ka ngayon, ibigay mo lang sa Diyos pagkatiwala mo sa Panginoon. Ang ating Panginoon, hanggang ngayon, bukas palad siya at handang yumakap sa atin sa lahat ng susurinder sa Kanya. Kaya mga kapatid, sana po itong mensaheng ito magkaroon po ng aral sa ating buhay. Maaari napakinggan mo na ito. Muling ipinapaalala ko sa ating lahat na makita natin sa ating buhay yung ating pong commitment, yung ating pong mga sinumpaang mga tungkulin, sinumpaang pangako, mga obligasyon, mga responsibilidad natin bilang tayo ay tagasunod ng Diyos. Yung palang, ihanda na natin yung sarili natin, yung buhay natin. Ang pagsunod ho sa ating Panginoon, hindi ho pa siya papasarap. Marami yung taong sunod sa Diyos, gusto nila magpakasarap lang. Pag sinabi yung relasyon, pag pinasok ho natin at ang relasyon sa Diyos, kaakibat po niyan yung hirap, yung pagod, yung pera, lahat po kasama po dyan. Hindi po pwedeng lagi na lang sarap. Yung ating po relasyon sa mga tao natin, sa ating asawa, sa mga anak, hindi po lagi masarap. Ganun po sa Diyos. Tandaan po natin, kapatid. Unahin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Panginoon. Higit sa ating buhay. Kailangan makita sa atin, handa tayo gampanan ng lahat natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Patuloy na sinamahan mo po kami. At sa lahat, Panginoon, ng nakikinig ngayon, sa live streaming na ito, sa mga nanonood sa kanyang tahanan. Salamat din po sa kanila pong buhay. At patuloy na dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Itong mensahe na ito ay patuloy na tumatak sa kanilang puso at isipan. Ito po ay patuloy, Panginoon, na maging buhay po na bawal sa amin. Salamat po. Patuloy na maranasan namin sa kabila ng mga crisis buhay, maranasan pa rin namin, Panginoon, yung mga biyaya at pagpapala na nagbumula sa iyo. Material man o espiritual o sa lahat ng aspeto ng buhay namin, dakilang Diyos,
patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo sa aming po mga buhay. Salamat po. Salamat po, Panginoon. At patuloy kong dalangin, Panginoon, yung lahat ng mga may karamdaman at mga tinamaan ng mga COVID-19 ng virus na ito. Patuloy po silang makaranas ng kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. Pinupuri ka namin at patuloy na itinataas sa aming po mga buhay. Salamat po, salamat po. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Mabuhay po tayong lahat. Sa Diyos ang kapurihan. Salamat po.